parlando con lei, qua dietro. So, ayun guys, ito ulit tayo, Sunday ride. Bali, ito gamit natin ulit ng ating Supermet Moto na motor. Ito kasi yung lagi natin ginagamit ngayon kasi lagi kong tinetest drive para pag naayos natin ang dire-diretso, iayos wala na tayong averya. Bali, kasi yung last time na nag-cost natin is nag-rinse tayo ng filter, lahat. Nice natin, kaya lang may issue pa rin, namamatay pa rin. So, yan. Ngayon, ginawa ko ngayon siya, inayos ko na uli, kaya lang meron pa rin na nagiging cost, naging namamatay pa rin pag nalulubakan. Yun. So, kaya ito, nung matesting kong nung araw na to, binaklas ko uli yung tanke, then nilinis ko uli yung lahat. Ayan, katulad niya, namamatay siya. Nang nalubak lang siya, namatay. So, naging cost niya, yung terminal, medyo nag-loose. Kasi yung terminal niya is walang rubber. Basta nakasuksok lang. So, may tendency na kapag nalubak, nakakalog, namamatay yung fuel pump. So, nagiging cost niya, siya shut-off yung makina. Pero, pag nag-shut-off naman, at inon mo na uli, restart mo, andar na naman siya. Wala naman siya. Problema yung yun lang sa may fuel pump. Ayan, naging ano ulit. Namatay na naman. Ayan. Pero, okay na okay pa rin siya. Wala na siyang ano ngayon. Ngayon, binaklas ko na siya. Nililinis ko na pati mga filter. Lahat ng pwede magbara. Kasi naging cost dati yung filter niya, yung pinaka-strainer. Nung binaklas ko yung tanke, yung fuel pump, back na, sira-sira na yung mga strainer niya. So, pelta na natin ng bagong strainer. Mapalta natin. Yun, nakahingi tayo sa tropa ng isang pyesa na pinagtanggalan na hindi namin niya nagamit. So, yun, naikabit ko na lang siya. Kaya lang, dahil ko pang inantay na pyesa ang in-order din para at least dire-diretso na wala na yung issue. Nalinis ko na yung pinaka-mismo filter. Then, pati yung mga wiring, nilagyan ko na ng rubber. Kaya, ang inantay ko na lang is yung switch para dun sa ating hose ng reserve para pag tinakalas din tayo nag-drain ng gasolina. Kasi ang nahirapan ako pag drain ng gasolina pinakamatagal kasi bago maubos yung gasolina, tapon na lahat sa'yo. So, ayun guys, ito nga, tinesting natin kung ating si Supermoto dito sa Patagaytay naman tayo dumaan via Suplang, then papunta tayo ng Barangay Mabato, Dabdab East, tapos stopover tayo ng Iruin. Bali, ito ay nasa harapan natin si Paul N. Johnson. Ayan yung kasama ko ngayon nag-ride kasi ilang beses na ito nagseset sa amin, sa akin ng ride, hindi kami nagkakatuluyan. So nagkataon namang dapat lagi kasi sa umaga pag Sunday, so napagantay ako nung dumating siya galing sa trabaho, biglang claim sa akin na nandun daw siya. So sabi ko, sige tara, ride tayo. Kaya ayan, natuloy yung aming ride. Actually yung motor niya nagkaroon din ng aberya kasi yung kanyang choke nabatak, so hindi na bumalik yung pinaka pang sara dun sa choke niya. Kaya ayan, kaya every time na napapadikit ako sa kanya, nakakamit na sabihin na. So naandar naman siya, wala namang issue. Kaya lang nung naitigil namin, nung nag-stopover kami, ang nahirapan kami magpaandar. Gawa nga nung naka-adjust yung choke, hindi naman ano. Ewan ko kung nagawa niya na ng after yung kapag-wait kami. Ayan, bali ito yung daan ngayon, papunta doon sa may Pasuklang. Ayan. Dito kasi ang pinakamabilis na daan pag pupunta ng Tagaytay, kaya lang medyo risky lang sa gabi at medyo kakunti pang bahay at saka meron pang putol na kalsada na hindi pa natatapos. Yan na lang. Pero kung ito, galing Santo Tomas, yung pupunta ng ano, pinaka the best way na yan, pinaka malapit kaysa mag-Talisay, kasi sa Talisay medyo malayo-layo din para ang bagong car. Tsaka madami na rin sasakyan dito, wala. Ayan. Kaya halos matetesting natin yung ating motor na maganda. Ayan, bali, nagano lang naman kami dyan. Bali, parang wala, kumain lang kami, tapos ride, yun lang ginawa namin. Ayan. Paul, dito na! Paul! Yun, may ikot pa si Paul kasi sabi ko,
Huwag ka na dumaan dyan sa ano, magdiretso, diretso, diretso lang, walang lilikuan. Kasi kung lilikupan, dami pang pasikot-sikot na labas na ang bunggo. Ito, yung way na to, isang diretsong to, is going ng palabas na talaga, ng island. Kaya medyo kakatakot lang dyan kasi makipot, kaya bihirang daanan. Pero pag alam nyo na yung daan, hindi na kayo maalangan. Yun naman yung kagandahan dito pag dyan kayo dumaan sa may pa-highland na yan. Wait lang, nakawang yung aking ano? Ha? Yung wire ng fuel pump? Makamatay? Pag nalulubak? Ha? Pag nalulubak? Makamatay yung makina. Mawalan kasi. Mawalan kasi na. Wala ba sabi eh? Diretso lang yan. Huwag ka na naliligo dyan. Diretso lang. Hindi, diretso lang. Yan, kagandahan lang dito guys pag dito kayo dumaan, simula Santo Tomas hanggang Tagaytay, yun, mga 30 minutes lang na doon na kayo. Ayun, medyo mabagal na lang pagdating sa may wala pang kalsada, pero mas mabilis ang biyahe dyan compare mo dun sa Talisay. Sa Talisay kasi may mga traffic pang dadaanan, dito halos dire-diretso lang kayo, wala namang yun. Pero yung ibang tatakot pang dumaan dyan. Ako, every time na ano dyan ako nadaan kasi mas mamabilis ang travel time pag dyan. Saka kahit naman mag-isa ka, hindi na naman delikado na. Yan na maganda na pati yung lugar. Medyo bumpy road nga lang kasi hindi siya ganun kakinis yung kalsada. Itong palbas yung gamit ko naman yung supermoto. So, okay naman siyang gamitin sa mga rap room. Paul, kanan. Dila, diretso ka lang. Ayan. Actually, na-enjoy ko na itong gamitin itong aking supermoto. Kasi ang gusto ko naman dito sa motor na to is napakagaang. Kahit 650cc siya, para ka lang naka-inmax ang bigat. Kasi pumapatak siya ng 140 kilos lang. Yun yung ano dito. Tapos nga, mataas yung travel lang siya. Kaya medyo suave ang gambot. Yun. Isa na lang talaga, isang isyo ko na lang dito is yung yan, pag nakakalog namamatay, yun na lang yung talagang inaayos ko, talagang total inaayos. Looks okay na eh, medyo na paganda ko na siya, decals na lang, then race ko, yun, wala nang kaproblema itong ano. Yun lang naman isang isyo ko talaga, yung nagsashot up yung engine. Pero ngayon, palibasa nga ay nagagamit, nakukuha ko na kung ano yung nagiging issue. So yun,
nagawa ko na siya ng paraan. Ayan. Kaya yun, madalas niyo makikita to sa akin na gamitin ngayon until ma-perfect ko talaga siya at wala na akong makita ang issue. Yan. Yung ating Ninja tsaka yung ating AK-550s, hindi ko masyadong nagagamit kasi wala namang issue. Kaya ito yung mas kinagamit ko ngayon kasi para malaman natin na kahit ilong ride natin, wala tayong magiging aberya. So, na-long ride ko na rin naman to. Wala naman akong naging aberya dito na ano. Yun lang, medyo pag yung nagrarotrata na, bigla na lang mamatay siya. Hindi naman siya nag-overheat. Eh, maganda yung isang gustong-gusto ko rin dito kasi never itong nag-overheat kahit isang beses. Talaga lang yung pag nakalug lang yung ano, yung terminal, shut-up. Yun. Kasi usually yun, sakit talaga ng mga FI. Lalo yung mga nag-lose yung contact. Kasi yan, pag nag-lose, shut-up ang makina. Yun yung isang problema ng mga fuel injected na masyadong electronics. Eh, ito kasi, fuel injection. Kaya medyo ano na rin talaga. Makutinting. Pero palibasa nga ay marunong din ako magayos. So, ang kailangan ko lang naman kasi is yung natetesting para at least naalam natin kung ano nagiging sintomas ng bike natin. Kaya yun, naunti-unti natin napapaganda. And then palibasa nga ay marunong din tayo mag-wiring. So lahat na may kakabit natin is walang problema sa atin na ikakabit natin nang wala tayong ka-aberya. Unlike ng iba na halos hindi marunong, papagawa pa talaga sila para lang ay ayos. Ngayon, eto may mga missing parts natin, nagawa ko ng fiberglass. So kaya laki ng ginaganda na lang itong aking supermoto. Bali ito po ay Husqvarna na SWM. Ayan, na 650. Same siya na makina ng Husqvarna na 650. 630 pala. Yun yung makina niya. Kaya lang ito, 650cc naman. Kaya mas 30. Huwag kang aasa nga lang ng top speed kasi ang malaki yung sprocket niya. Pero kung gusto kong talagang top speed to, palit lang ako sprocket. Kaya lang, mawala lang sa kanya yung siyempre, yung gusto natin medyo maangat-angat yun. Pero rektahan, malakas. Pero iniisip ko rin na palitan siya soon kasi more on dadaan naman natin na expressway. Pagmadali daw pagkaredo. Tsaka yun ang isang maganda rito is legal bike. Yun yan, dadaan natin sa expressway. Wala tayong pabibiriya. Kailangan ko lang maayos yung ating registro. So ayun guys, ito na tayo sa may wrap room section. So dito natin matetesting kung ating supermoto gamit dito sa trail road, sa back road. Ayan. Medyo nag-alalay lang tayo dito kasi ang gulong natin ay hindi pang off-road, bali pang road bike to eh. So medyo madulas kaya palusong tayo, hindi natin maratrot yan ng biglaan kasi mas delikado kasi pag nag-spin yung gulong at hindi natin na-balance yung motor na doon nagkukas ng semplang. So ito, tambay muna tayo din sa may tulay. Ayan. Video muna tayo. Taka, daka na ba dito? Hindi po. Ay, hindi ka pa panahod nandito? Hindi po ako nakababa dyan. Ah, dyan. At parang ginawang ano? Ilugan? Ah, liling lang mo yan eh. Ewan ko, baka sina ano, nagtitrail dito eh. Mga taga Kalamba eh. Mukhang baba lang naman ang tubig eh. Oo. Doon lang naman mayroon pang lusot. Pero dito, baka yan, may nagbo. Nagtitrail dyan. Oh.
trail to. Ta. Kita ba? Yan yun din natin pool dati. Ha? Yung nag-trail tayo doon sa dulo. Alam mo yun? Di ba tumikot tayo dito sa may ano dito? Ay, hindi pa, hindi na ako kasama doon. Kasama ka doon. Gamit mo yung two-stroke. Tayo na, Richard. Ayaw ko sa akin, doon sa bungo. Yan na yun. Ah, yun o, yun yung ano. Alam mo yung ilog na krig na din natin yung ano. Yan na yung karutong yan. May ilog kasi doon eh. Tapos yung akit tayo doon, doon na tayo nagkabang eh. Sa may hills na yun. Hindi, doon. Ah, dito, dito, oh, dito, dito. Diyan na natin yung papasukan doon ah. Siguro nakadaan na, nadaanan na doon. Hindi mo lang natandaan yung pinasukan natin. Doon yung day sa buong ko. Pero kasarap maligo. Yung pas pala dyan. Siguro yakang-yakang yung door dyan ah. Oo, oh, kaya hindi. Kaya pag nahulog ka, diretso na. Diretso na ako. Lalim mo. Sa mga hardcore bala yan, bali. Kaya lang pangit yung daan. Hindi, nakadaan nito mga motor eh, oh. Oo nga. Oo. Doon lang naman mahirap sa portion na yun. Ay, doon malalim. Matanggit na na. Yun yung ganun, oh. Doon lang mahirapan. Pero yan, tumbukin yung pinakalusong ngayon, kaya. Kaya lang, pagbalik mo, aahong ka rito. Balentong ka dyan. Mahirap. Mukhang babaw lang tubig dito, no? Oo. Nipon lang naman yun doon, eh. Ayan guys, ride na uli kami, dito na kami, bali uphill naman ang dadaan namin na back road. Ayan na. Ayan, medyo nagkaroon din ako ng abere dyan kasi masyadong malubak. So nakalug na naman yung aking terminal, so namatay na naman yung aking motor. Yun yun ang isang problema. Ayan, ride na uli, so on ulit ang start uli. Bali, ito yung kalsada na lang nagputol na wala siyang semento. Pero hindi na ito yung magiging daan susunod sa kabilang side na yung kaliwa. Yun na yung pinababaan na siya. Hindi na siya ganun kataas katulad nito. Kaya yun yun. Ang problema lang, ewan ko ba't ang bagal ng progress talaga. Dati nung mag-dispilis pa ang ano yan. Ang gawain ngayon, parang ang bago lang ng Diyos. Na kung tutusin, isaglit lang yan gawin. Pero tagal-tagal na, mag isang taon na eh, hindi pa rin natapos ng kalsada mo. Pero anyway, ganun talaga, gobyerno eh. Hanggang walang pupukpok, walang kikilos, tsaka ugali ng Pinoy. Kaya ganyan kabagal. So ito na guys, yung ating tinatawag ng snake road. Dito sa may barangay Mabato. Snake road kasi marami itong zigzag na puro ako naman. Kaya makikita nyo yung ating liyadaan dyan na halos zigzaga na. Mamaya upload din natin after ito yung siguro part 2 na. Hindi natin kasi may upload natin ng buo eh, gawa ng pag sinama natin yung capture natin ng sa 360. Pero pabalik ko na kasi ginamit yung sa 360. So makikita natin yan.
mas maganda. Yan. Ito, bali ang gamit natin dito ay sa 360 Go 3. Yan. Yan ang kagandahan naman ngayon ng camera na yung white na white. Pero sa GoPro, iba yung linaw pati. Kahit hindi siya kaganong kataas, hindi katulad ng mga GoPro na 5K. Ito is almost 2K lang, pero maganda yun. Yan ang magandaan dito sa GoPro. Kahit saan mo nga ilagay, nailalagay mo siya yung maliit na time camera niya na nakakalas. Yun. Ito sa ilagay lang natin to sa may ating chest mount. Yan. Hindi ko na inilagay sa ating forehead kasi gawa nang hindi tayo naka motor helmet. Bali ang ating goggles ay ba? Dapat naka shield tayo para pwede natin gagawin sa forehead ng ating GoPro like yung ginamit natin sa araw tayo nagpunta dun sa El Minos. Ayan, bali, nasa taas tayo ng dabdabis. Ito na yung pinaka, ano yan. Ayan, kita nyo na yung binubundok. Ayan, napakaganda lugar niyan. Tapos yan, pag after nito, makikita natin yung view ng island. Ayan. Kitang-kita yung overlooking ng island. Ayan, sa left side natin. Then yan, malapit na tayo sa kanto ng dabdabis. Dati kasi bihirang daanan itong lugar na yan kasi gawa ng laprove talaga, then maliit ang kalsada. Then yun nga, mga nakakadaan, diyan kabayo pwede, yun pa lang yung time nyo. Halos hindi pa nakakalusot dyan sa kalsada na yan. Ngayon, ginagawa na, so ano na yan, diretso ka ng Kalamba, diretso sa Tomas, pinaan dyan. Ito yung Kabuyaw, Kalambarong, nagkatawag. Soon, baka magkaroon dyan, mga Jollibee na rin, kasi tuloy-tuloy naman development dyan. Pero kainan, madami na rin kainan, kaya ang dami na rin naman ko siya, lalo mga nagpapit. Ayan, kaya gamit na gamit natin yung ating supermoto pag dyan, kasi meron tayong niyadaan ng backroom. Ayan. Dito lang tayo nakakapag-ride ng medyo shorty ride. Ayan, ito na. Dabdab East. Yan yung pinakakanto. So, kaliwan tayo. Diretso na tayo na Tagaytay. Palace in the Sky.
nanakan. Ano na yung susunod? Dumawala. Pinang ba? Oh, nasan tap sila? Okay, nandito po kami. At kami, yan si Paul, kasama ko. Manginginain kami. Ano ba ang order mo? Ha? Ano order mo? Lapas Bachoy. Try mo lapas Bachoy. Nachos. Dito, saan ito tumusti ito? Saan? Ayun. Yan na ba yun? Saan ko tumaso? Oh, itang kita. Yung bahay na maliit. Patas sa bundok. Ayun na ba yun? Kita rin dito. Oo. Kitang-kita nga pala rito. Marami akong tropa dito, Erohin. Marami akong tropa. Natay din nung 20 years old ako dito ng trabaho. Saan? Barangay may team sa Tagaytay. Ah, sa may team? Nakapit kami ng internet, yung smart. Oo, oh, kaya pala galaan mo rin to. Kaya lang yun, yung diana natin, hindi ko pa doon nakakadaan. Wala, hindi ko wala pa yung dati. Meron na yun. Meron na yung dati. Hindi mo na napapasok. Kasi kalabulan dati daw nakapasok doon. Oo.